Magandang araw po, si Elmer Ronquillo. Ako sa Sydney. Welcome muli dito sa ating channel. So, ngayong araw na ito, may nakasama tayong Pilipino, no? Eto, pinuntahan ko dito sa kanyang napakaliit na opisina, pero... Eto si Arnold Bautista. Kamusta na, Arnold? Okay naman. Okay. Siya ang electrical maintenance supervisor dito sa gawaan to ng lata. Gawaan ng lata. O, yung mga container ng mga pintura, ng cooking oil, dito na minamanufacture. Eto, medyo malayo sa bahay ko. Kaya lang, itong ating subscriber na si Arnold, napakabait inimbita tayo para tulungan siya sa konting problema pagdating sa fire services. Okay, Arnold, kumusta ka na? Okay lang. Gano'ng katagal ka na ba rito? Ano na ako dito? Since 2006. Oh, 2006? Tagal na, no? November ako nag-agpisa dito eh. November. Taga saan ka sa atin? Sa Quezon City. Sa taga Quezon City, mga Quezon kabayan. City. So, yun. Oo. So, matagal na si Arnold dito, siya maintenance supervisor, siya nangangalaga ng mga, papakita ko sa inyo, no? Ito yung mga inaalagaan niya at binemaintain niya ang mga equipment. So Arnold, ano ang mga ginagawa mo dito bilang maintenance supervisor? Kasi kami machinerist kami dito. So ang ginagawa namin dito, maintenance, corrective maintenance, pag may breakdowns, inaawa natin kami. Tapos yung ibang machinery, kasi marami dito luma na talaga. So pinapa-convert nila. So ginagawa namin from normal button, tina-touchscreen namin. At all dito, meron akong maliit lang naman to. Ayos ang mga model na yan, touchscreen. Meron ako malaki din, may color. Kina-touchscreen ko rin. Ito bang mga ginagawa mo rito, natutuwa mo rin sa Australia o nagkalingan mo? Meron din akong background sa Pilipinas. Pero dito na talaga ako nahasa sa Australia. Dito na siya nahasa. So lahat, parang ako rin, dito na rin nahasa. Kasi dito lahat makukuha mo yung mga dapat bilhin. Nandito kaya mong bilhin So dumating pala si Arnold dito, permanent resident. Permanent resident na. Noong 2006? Mm-hmm. Sa Pilipinas pa lang, meron na kaming visa. PR na kaagad yun. Oh, yung permanent. Madali magkaroon ng PR sa itong araw. Ngayon, medyo matagal na Tandaan ka pa ng temporary resident bago ako maging permanent resident. Ang PR, pagkakaiba lang nun sa citizen, hindi lang pwede bumoto. Pero lahat ng benepisyo parehas. Pero 2 years no naging Australian citizen. 2 years kaagad kasi dati 2 years lang 2 years lang ang requirement pero may parang in-extend natin. 5 years bago ako maging citizen. Kaya nga 2009, apply kaagad ng citizenship pero nag-exam. Ayun. Tapos nakapasa, tapos kuha ng passport.
Tapos punta sa Amerika. Punta kami sa Amerika eh. Alam mo, pag meron ka Australian passport kasi, kung saan ka na makakarating. Oo. Oh, oh. Yun, nakaganda. Kaya kayo mga nag-iisip kung saan ka yung bansa pupunta, dito kayo sa Australia pumunta. Okay, dito kayo mag-isip na mag-migrate. Tama ba ako? Tama, tama. Oo. At, huwag nyo kalimutan ha, pag nag-migrate kayo dito, at naging maganda ang buhay ninyo, mag-share naman kayo sa ibang tao. Tama, tama. Alright? Tama. Okay, so, balik tayo. Arnold, anong maipapayo mo to sa mga nag-iisip na pumunta o mag-apply o ma-migrate sa ibang bansa? Ang pinakamaganda nakita ko dito, yung electrician. Talagang nasa top 5 siya, hindi nawawala. Tsaka ang pathway nun, ano, permanent residency. So, pag nag-electrician, ang pathway, permanent residency. Oo, yun ang pinaka-ano. Oo. Kasi nakita ko talaga na... Kasi ang Australia, ano eh, shortage talaga sa electrician. Oh, actually, tulad na nabanggit natin dati, pag ikaw electrician kahit saan parte ka ng Australia, pwede. At New Zealand! Take pwede note rin. Ha, pwedeng-pwede ka sa New Zealand. Actually, pwede rin ang punta New Zealand eh. Oh, kasi kung tumira doon, pwede rin eh. Oo, oh, dahil yung lisensya namin dito, pwede namin dalhin doon. Pwede namin doon dalhin doon. Mm-hmm. Ganun doon. Kaya ang New Zealand, pag nangangailang electrician, pumunta sa Australia, humihingi ng tulong para magpadala ng electrician. Totoo yun! Nung nagkaroon ng earthquake doon, pumunta sa Australia, humihingi ng mga electrician. Yung si ano nga, si meron nung kakilala rin sa Facebook, si Eric Warde, electrician sa New Zealand, pero yung electrical contractor na Australian na pumunta doon. That's true, that's true. Uh-huh. O kaya mga kabayan ha, so, sa susunod, pag gusto niyo pumunta sa Australia at hindi kayo qualified sa pagiging isang engineer, medyo gusto niyo bumaba kayo ng level, tama. Mag-electrician kayo, mag-aral kayo as electrician, pero ipuro-prove niyo muna sa Pilipinas na gumagawa ka ng electrical work. Para makakuha tayo ng student visa. Magandang pathway din ng electrician. Okay. Worth it din. Worth it, okay? So kami, pareho kami mga engineer sa Pilipinas. Alright? Kaya kami naman kami nakarating dito dahilan sa engineer kami nung nag-apply. Tama. Experience namin sa Pilipinas, engineer. Tama. Okay? Pero pagdating namin dito, kinuha namin yung best possible para maganda trabaho naman namin. Actually, yung ang dumating ako dito, ang tinatagin ko talaga, ma-recognize ako as engineer. Pero nung marami na ako nakakausap ng mga Pinoy na engineer sa Pilipinas, pero electrician sila, nag-isip-isip na ako, sabi ko, ay maganda rin pala magiging electrician. So, nag-electrician rin ako. Yun ang naano ko din eh. Yun! So, advice from our friend here, ha, Arnold, ha? Okay, so kung may mga tatanong kayo, lagay lang sa comment at sasagutin natin. Kay Elmer, huwag siya akin. Wala kasi siyang YouTube channel. Wala YouTube eh. Oh, sige, ito muli si Elmer. Okay, Arnold. Kami sa Sydney.